Usap-usapan niya yon ang pag-come out ng anak nila Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan na si Miel bilang miyembro ng LGBTQ+ community. Sino nga ba si Miel? At ano ang reaksyon ng kanyang mga kapamilya sa kanyang pagladlad? The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Miel Pangilinan. Si Mariel Daniela Sofia Cuneta Pangilinan, o mas kilala sa tawag na Miel, ay ipinanganak noong September 2, 2004. Ang pangalang Miel ay nangangahulugang honey sa French at Spanish. Anak siya ng mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Si Miel ay pangatlo sa apat na magkakapatid. Ang kanyang dalawang ate ay sina Casey Concepcion at Frankie Pangilinan. At ang bunso naman ay ang adoptive brother niya na si Miguel. Kinalaman ang mga magulang sa mga larangang tinatahak ng mga ito ay nanatili namang pribado at nakatago sa likod ng kamera si Miel. Make parents proud. Noong May 27, 2019 ay magkasamang dumalo sina Kiko at Sharon sa awarding ceremony ni Miel kung saan ay nakatanggap ito ng dalawang awards mula sa kanyang eskwelahan. Ito ay Subject Excellence Award sa English at Filipino. Bilang proud parents ay binahagi ng kanyang magulang sa kanilang social media accounts ang kaganapang ito. Nag-post ng sweet na mensahe si Sharon para kay Miel at binati niya ito. Hindi naman nagpahuli si Kiko at agad nagbahagi ng larawan na kuha sa naturang okasyon upang i-congratulate si Miel. Base sa caption nito ay mababakas ang labi sa paghanga nito sa anak. Kwento pa ni Kiko na nagbunga raw ang araw-araw na paglalaro nila ni Miel gamit ang wikang Filipino ng bahay-bahayan, lutu-lutuan at pretend play nila na magpapanggap si Miel na si Bantay na alaga nilang tuta. Sharon's Mini-Me. Noon pa man ay naging bukas si Sharon sa pagsasabing kambal o mini-me niya si Miel. Dagdag pa ng megastar na si Miel ang pinakamalambing na baby. Mula kasi sa mga hilig nito sa musika at kung ano pa ay magkakapareho sila at nagkakasundo sa mga bagay-bagay. At kung pagbabasihan ang kanilang social media post ay mapapansin nito ang pagiging malapit ng dalawa. Isa na nga rito ang pagkahilig nitong kumanta na kung pagtutuunan ng pansin ay siya ang paniguradong magtutuloy ng karera ng ina sa musika. Maliban dito ay pasado din sa pagra-rap si Miel kung saan sa video na binahagi ng kanyang ina ay makikita ang husay nito sa pagra-rap ng My Shot mula sa Broadway musical na Hamilton. Nabanggit din ni Sharon na memoryado at kabisado o mano ni Miel ang buong Broadway musical. Isa rin sa nagpawaw sa mga netizens ay nang tumugtog si Miel gamit ang ukulele kasabay nito ay kinanta niya ang awiting Love of My Life na nakakuha ng positibong komento sa social media. Dito ay marami ang umaasa na sana subukan na rin ni Miel ang gumawa ng kanta at huwag itago ang talentong taglay upang hindi ito masayang. Bukod sa pagkanta, ay nagpakitang gilas naman si Miel sa pagsasayaw. Hindi man ganun kaaktibo si Miel sa pagbabahagi ng kanyang talento sa publiko, ay sapat na mga Instagram post na kanyang ina tungkol sa kanya upang maipakita ang natatago nitong kakayahan. Katunayan, sa video na ipinost si Sharon noong April 2019, ay makikitang sumasayaw si Miel sa awiting Dala-Dala ng South Korean girl group na ITZY, habang tuwang-tuwa naman si Sharon na kinukuhanan ito. Ayon pa sa komento ng isang netizen, naalala daw nila si Miel noong kabataan pa ng megastar dahil sa parehong galaw at pitik nito kung sumayaw. Bukod pa rito, may nauna pang video na binahagi si Sharon kung saan makikitang maging shy na papasabay sa indak ni Miel at hindi na nakatiis kung kaya napasayaw na rin ito. A fangirl. Tulad ng ilang normal na kabataan ngayon, isa rin si Miel sa nahuhumaling sa K-pop at isa nga sa paborito niyang grupo at iniidolo ay ang NCT 127. At dahil na rin sa kanyang impluensya, pat ng kanyang ina ay isa na rin sa nagustuhan ang K-pop at taganghanga rin ng grupo. Isa nga sa paborito nilang bonding ay ang manood ng music videos ng grupo. Katunayan noong 2019 ay walang mapagsilang kilig at saya ang naramdaman ng mag-ina nang makita nilang personal ang grupo sa isang meet and greet sa K-pop World Music Festival. Miel's 16th birthday. At noon niyang 16th birthday ni Miel, isang simpleng birthday party surprise ang inihanda na kanyang pamilya para sa kanya sa kanilang tahanan kung saan may NCT Dream inspired cake ito at balloon arrangement na alam nilang magugustuhan ni Miel dahil ito ang paborito niya. Sa Instagram post ay nagpasalamat si Sharon sa ligayang hatid ni Miel sa kanilang pamilya at sobrang na-appreciate niya ang pagiging malapit nito sa mga kapatid. Kasabay nito ay binahagi niya ang ilan sa mga cute at adorable throwback photos ni Miel, pati na rin ang kanyang all-time favorite photo nito na ayon sa kanyang caption ay kuha ito sa ex-saya ilang taon na nakalipas.
Sa larawan, makikita nakangiti si Miel na may nakalagay na puting bulaklak sa bandang tainga nito. Ilan sa mga larawan ay nung maliit pa si Miel kasama si Kaki na bumibisita sa set na kanyang ina. Nirepost din ni Sharon ang post ni Miel kung saan sinasabi nito na magkamukha sila ng ina at kung gaano niya kamahal ito. Miel is Casey's daughter issue. Bago pa man ang intrigang anak ni Casey ang adoptive brother nila na si Miguel, ay nauna na naging usap-usapan noon na anak niya si Miel. Bagamat nauna na pinabulaanan ni Sharon ang espekulasyong ito, ay hindi pa din ito basta-basta nawala noon. Ayon sa espekulasyon ng netizens, ay kaya raw pumunta si Casey ng Paris noong 18 years old pa lamang ito, ay dahil sa nadadalang tao ito kay Miel at kinailangan itago nito ang kanyang sitwasyon at protektahan ang pamilya. Aminado si Casey na nung una hindi niya binibigyang pansin ang kung anumang lumalabas dahil alam naman daw niya ang totoo. Pero nung pati ng mga kamag-anakan niya ay nagtanong na ibang usapan na raw. Pero may ilan pa din daw na pinagdiinan na anak niya si Miel dahil wala siya nung ipinanganak ito at nagbayad lang daw ng ilang milyones sa kanyang ina upang tumahimik yung mga tao at inako ang bata na sa kanya. Sa huli nilinaw ni Casey na mahal niya ang kapatid at wala siyang pakialam sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa relasyon nila bilang mag-ate. 17th birthday greeting. I am so very proud of you and of having the privilege of being your mommy. Thank you for being mine, Banban. I love you with all my heart and I'm still as crazy about you as I was when you came out my tummy. Ito ang mensahe ni Sharon sa pagdiriwang ni Miel na kanyang 17th birthday kung saan hindi pa din siya makapaniwala na isang taon na lang ay magiging legal na ito. Kalakip ito ay ilang larawan ni Miel nung bata pa siya. Sa Instagram post naman ni Kiko, sinigurado nito na hindi siya kailanman mawawala at ang pamilya nito sa tabi ni Miel anumang mangyari o pagdaan ng pagsubok nito. Lagi umano siyang nakahandang suportahan ng anak sa anumang desisyon nito. Mensahe naman ni Casey na bagamat 20 years sa kanilang pagitan at malayo sila sa isa't isa, lagi umanong tatandaan ni Miel na siya ang kanyang ate at anumang oras na kailanganin siya nito ngayon o sa hinaharap sa anumang bagay ay lagi siyang bukas at nakahanda. Ang ate Kaki naman niya ay nagbahagi ng ilang larawang magkasama sila ni Miel kung saan ipinakita niya kung ano ang pakiramdam na maging 17 years old. Kasabay nito ang sweet na mensahe niya para sa kapatid sa mga panahong pinagsamahan nila at ang mga bagay na natutunan nilang magkasama, mapaaway man ito o masasayang kwentuhan. Sa huli sinabi ni Kaki na, "Being your ate is my favorite thing ever." Full stop. Miel came out as a member of the queer community. Bago pa man ipagdiwang ni Miel ang kanyang 18th birthday sa darating na Setyembre, ay ginulat ni Miel ang marami nang aminin niyang miyembro siya ng LGBTQ+ community sa pamamagitan ng kanyang Instagram post noong gabi ng June 14, 2022. Kalakip nito ang mga litrato niya may hawak na rainbow flag ng LGBTQ+ community. Itinaon ni Miel ang revelasyon nito sa buwan ng June, ang Gay Pride Month, kaya naging makasaysayan ito para sa kanya. Huling mensahe niya, "Happiest and safest of Pride Months, allies and members of the queer community alike." Dagdag pa niya, "And yes, I am the gay cousin." Samantala, buong-buo naman ang pagsuporta ng mga nakatatag ng kapatid ni Miel na sina Casey at Frankie sa kanya naging revelasyon. Sa katunayan, nagawa pa nga magbiro ni Frankie na kunwari pang nagulat sa pag-amin na kanya nakababatang kapatid sa tunay nitong gender identity. Komento ni Frankie, "Be who you are for your pride. That's my baby. I love you." Sabi naman ni Casey, "Congratulations. I'm so proud of you. I love you, sister. I'm always going to be here for you as your ate no matter what. Happy Pride." Kabilang din sa nagkomento at nagbigay ng suporta kay Miel ay ang kanyang mga pinsan na sina Kiana Valenciano at Gab Pangilinan at kaibigang si Sam Cruz. Maging ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo at ang magkapatid na Jillian at Ike Robredo ay nagpahayag din ng kanilang suporta kay Miel. Sharon and Kiko support Miel's coming out. Matapos ang pagtatapat ni Miel ay naghahayag naman ng kanilang taus-pusong suporta ang kanyang mga magulang. Noong June 15, 2022 ay binahagi ni Sharon sa kanyang followers sa Instagram at Facebook ang saloobin niya o kung sa ibinunyag ng anak sa social media. Lahat daw ng kanyang mga anak ay mahal niya at sinusuportahan niya ang mga ito. Ani Sharon, "All I will say is that I love all my children and will support them in their lives and choices. I am proud of my children and all my children are perfect. I love you, my Miel." Sa isang hiwalay na Instagram post ay sinabi ni Sharon na inaasahan na raw niyang maraming puna at batikos ang maibabato kay Miel dahil sa pag-amin nito. Dito ay pinaalala niya gaya ng karamihan ng mga miyembro ng LGBTQ+ community, hindi pinili ni Miel na maging queer, kundi isinilang itong ganon. Naniniwala rin umano siya na walang maling ginawa ang Diyos at marami siyang kilalang sincere at decenting tao na bahagi ng LGBTQ+ community at mahal niya ang mga ito maging sino man sila.
Ayon pa kay Sharon, ngayon ay malaya na ang anak na gawin ang mga gusto nito sa buhay at hindi raw magbabago ang pagtingin nila dito. Dagdag pa niya na isa siyang ina na may traditional values, pero hindi ibig sabihin daw no na ganun nakakitid ang kanyang pag-iisip. Ang mahalaga raw ay ang paniniwala sa Diyos. Hinikayat din ni Sharon si Miel na huwag nang pansinin ang mga negatibong komento o batikos na matatanggap niya dahil sa kanyang pag-amin. Ipinangako rin niyang nasa likuran lang sila nito. Samantalang ang kanyang amang si Senator Kiko ay nangako na wala raw hangganan ang pagmamahal nila kay Miel at laging nariyan sila para rito anuman ang mangyari. Anya, I love you my yelly belly. Mama and I will always be there for you, always, for certain, forever, no matter what, period, no more comma, the end of the paragraph, amen. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!